from the sideline. July 22, 2009, isang 18 years old ang gumawa ng kasaysayan sa NCAA Juniors Game. Sino nga ba ang makakalimot sa ginawa ni Joshua Saret ng Jose Rizal University nang talunin nila ang Angeles University Foundation 171-43. Bukod sa kanyang record-breaking na 89 points, yan nga po ang most points na nagawa ng isang high school player sa NCAA. May kasama pa yang 11 rebounds, 12 assists, at 13 steals. Yung triple-double nga eh, napakahirap gawin. Eto pa kaya, quadruple-double. Yung mga ganitong performance at ginawa mo pa sa isang kilalang liga, asahan mo yung ganitong mga klaseng bata, ilista mo na, nasa PBA yan balang araw. Matapos ang halos 11 taon, asa na nga ba itong si Joshua Saret? Wala po siya sa PBA. Ha? Bakit? Paano? High school phenom yan. Ano nga ba ang nangyari? Mula nang ginawa ni Joshua Saret ang kanyang record-breaking performance, napakaraming high-profile college team ang lumapit kay Joshua Saret. Mga malalaking college schools, isa na nga po dito ang Ateneo de Manila. But in the end, pinili ni Saret na maglaro sa University of the Philippines at naging part ng UP Maroons sa UAAP Season 73 na may 0-14 na kartada. Ang masakit pa dito mga sir, yung coach na nagdala sa kanya sa UP, tinanggal po matapos lamang ang 2 laro. At mula nun, hindi na nga po naging maganda ang kapalaran, ang karera ng basketball ni Joshua Saret. Ayon sa kanya, marami siyang maling desisyon noon na naging hadlang sa pangarap niyang makapaglaro sa PBA. Although consistent to sa pagtira ng tres, magaling dumipensa, mabilis, ito nga pong si Joshua Saret ay 5'7" lamang. Bukod sa kanyang mga maling desisyon, yan nga po ang nakita ko na isa pang dahilan kung bakit nahirapan siya na makapaglaro sa PBA. Si Joshua Saret ay kasalukuyang naglalaro ngayon sa MPBL. October 2013, isang 16 years old high schooler ang umiscore ng 120 points. Siya ay si Clark Quijano ng AMA University High School. Sinibak ni Quijano ang 104 points na inilista ng Alaska Aces na si Jeron Teng nung naglalaro pa ito sa Xavier School. Ang 120 points ni Clark Quijano ang pinakamataas na puntos na nagawa ng isang high schooler sa buong kasaysayan ng Philippine League sa High School Division. Ginawa ito ni Clark Quijano sa 7th Mariano Bondoc Cup Tournament nang pangunahan niya ang kanyang eskwelahan nang talunin niya nila ang Lord's Grace Christian School 166-85. Ito pong si Joshua Saret at Clark Quijano ay dalawa lamang sa may mga hawak na scoring records sa high school division na hindi nakaakyat sa PBA. Dahil ito ngang si Jeron Teng at itong si Kit Agovida na umiscore ng 82 points sa NCAA Juniors Game, nasa PBA na rin. Trivia muna tayo mga sir. Kung most points lang din ang ating pag-uusapan, itong si Jimboy Deles ay umiscore ng 130 points sa isang recreational league. At sa 130 points na yan, yung 123 points mula po sa 3-point shot. Ibig sabihin, 41 3-pointers ang kanyang naipasok. Kahit na recreational league lang yan, mahirap pong gawin yan. Ginawa po yan ni Jimboy Deles sa LGR Hoops. At kung kilala nyo po si Edward Garcia, yung gumawa ng quintuple-double, 21 points, 11 rebounds, 11 assists, 10 steals, and 10 blocks. Dito niya rin po ginawa sa liga na to. From the sideline.